lang. Huwag ka munang mag-scroll at syempre magbibigyan tayo ng ating word of the day at sagutin natin ang katanungan na to. Ang sabi dito, the following below are positive traits of a Filipino. Except, so ang katanungan natin is maikli lang siya. Ang konsepto lang ng tanong, ang sabi dito, sa baba daw ay mga magagandang katangian ng Filipino. Pero sabi dito, except, ibig sabihin, yung hahanapin natin dito class is yung negative. Okay? Yung hindi magandang katangian. Letter A, hospitality. Letter B, ningas kugon. Letter C, respect. Letter D, loving and caring. Saan ba dyan yung tamang sagot natin, no? Ano ba yung hospitality? Ang hospitality ba ay positive traits ba or negative traits? Okay? Yung hospitality class that is considered, ito yung pagiging heartwarming ng mga Filipino. Di ba? Kumbaga, yung ating parents, kahit walang pera yan, pag may bisita tayo, nangungutang yan para makapagpakain lang sa bisita. Nilalabas yung mga bagong gamit, nilulutuan natin yung mga bisita. It shows heartwarming, it shows hospitality tawag doon. That is positive traits yan. Okay, so ibig sabihin, ikis na siya kasi ang hanapin natin is negative. Now, dito tayo sa respect. Siyempre, yung respect, positive talaga yan. Pero kapag tinatanong tayo, class, respect by means of action, pwede tayong sumagot ng pagmamano. Pero pag respect by means of words, so pwede tayong sumagot ng po at upo. Pag by means of words, po at upo. By means of action, pwedeng pagmamano. Yan, okay? And siyempre, yung loving and caring, pasok din yan sa positive traits natin. Kasi syempre nga, loving and caring, mapagmahal at maalaga. Kasi nga class, sinasabi nga sa atin na Filipino is the sweetest people in the world. Biruin mo yan, the sweetest people in the world. So yun, mapagmahal at maalaga yung mga Filipino. Kaya paboritong paborito tayo ng mga ibang bansa. Yan, marami tayong mga OFW. Okay? And syempre, yung ating negative traits yan, yung sagot nating class is walang iba kundi yung ningas kugon. Kasi yung ningas kugon natin is negative traits yan, hindi yan magandang katangian. Na kung saan ang Filipino daw or ang mga Filipino is very good at the beginning. Merong katangian ang isang Filipino na which is mabuti or magaling lang sa simula. Like for example, pag nagtatrabaho, magaling lang sa simula, hindi na nakapagpapatuloy. That is considered ningas kugon, very good at the beginning. That is considered negative traits po yan. Okay, pero hindi naman po lahat. Pero sabi nga, meron daw talaga yan. Okay, that is ningas kugon ang ating kasagutan dyan. At sana nakatulong sa inyo. At syempre, ito pa din ang inyong lingkod. Your Mr. Word of the Day, Emmanuel, the Master Schumann, Villa Isabel Calos, a CBRC, National Lecturer and a Registered Criminologist. Nagsasabi sa inyo na para pumasa sa board examination, kailangan natin ang baso siya at tsamba. Baso siya, basa, sulat and share. Sabi ng tsamba, tsaga, sipag at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.